ibababa sa alert level 1 ngayong patuloy na bumababa ang mga kaso? Well, kapag-aahit yan sa susunod na IETF, ano, sa Webes, pero para sa akin, dapat siguro tama lang manatili muna tayo sa alert level 2. Bakit kamo? Una-una ay ang mobility, tataas na naman ngayong kapaskuhan. Alam natin yan, no? At meron nagmamadyang o magta ng Omicron variant. So, mahigil na mas konservatibo tayo. Anyway, malaki-laki na rin ang bahagi ng ekonomiya na binuksan natin. No? Mm-hmm. Sa under the alert level 2 at ang mga establishmento ay ang kanilang kapasidad sa 50%. No? Pero kung meron silang safety seal, halimbawa ang dining restaurants, no? Ay magkakaroon ng additional 10%. At kung sila sa lugar nila ay may 70% na vaccination rate o A2, A3 at the general population, may additional 20% sila. So, all told mga 80%. Hindi maliit yun. Ha? So, yung 80% capacity na yan, maganda na yan para makarecover ang ating economy. Opo.